Kilala ng marami sa atin ang Clark Freeport Zone bilang dating U.S. Military Air Base at dahil sa naging bahagi nito noong World War II. Ngunit bukod sa pagiging isang military airbase noong panahon ng mga Amerikano, alam niyo po ba na ang Clark ay merong mas malalim pang kasaysayan kung babalikan ang mga panahong mula pa noong bago pa dumating ang mga Kastila? Mula sa isang malawak na bukirin sa pagkakaroon ng railroad system mula Maynila hanggang Dagupan, sa pagsiklab ng Revolusyon hanggang sa pagtatapos ng Philippine-American War, masasabi po nating Clark has its own distinct history. At mula sa pagiging U.S. military airbase nito noon at sa pagiging tourist destination nito ngayon, ito ay tinatawag ng Clark Special Economic Zone or CSEZ. It is now a 4,500-hectare modern industrial estate and premier service and logistics hub with facilities for trainings, conferences, tourism, and leisure. Ang Clark po sa kasalukuyan ay hindi na lamang simpleng dakong pasyalan, kundi nagbibigay din sa kabangyaman hindi lamang para sa buong lalawigan ng Pampanga, kundi maging para sa ekonomiya ng buong bansa. Tara po at muli ninyo kaming samahan sa panibago at makabuluhang paglalakbay. Sama-sama nating alamin ang mayamang kasaysayan at ipinagmamalaking tourist attractions ng Clark Freeport Zone dito sa lalawigan ng Pampanga. Ako po si Faye at ito pong muli ang Landmarks. Mawawala sa listahan ng mga pangunahing tourist attraction dito sa ating bansa ang Clark sa lalawigan ng Pampanga. At dahil isa na rin itong Freeport Zone, bukod sa naitutulong nito sa turismo ng ating bansa, malaki rin ang bahagi nito upang mapaunlad ang ekonomiya ng Pilipinas at masasabi natin na isa ito sa mahalagang lugar ngayon sa ating bansa. Ngunit alam nyo ba na noong panahon ng pananakop ng mga Amerikano ay tinuturing ng isa sa mga mahalagang lugar sa Pilipinas ang Clark? Patunay dyan ay dati itong U.S. Air Force Base at isa rin sa pinakamalaking base ng mga Amerikano sa labas ng ating bansa. Kaya masasabi natin na saksi ang Clark sa mahalagang pangyayari sa ating bansa at malaki rin ang naging bahagi ng lugar na ito sa mga pangyayaring yon. Naitatag ang lugar na ito noong 1903 na nooy tinawag na Fort Stotzenberg. Ipinangalan ito kay John M. Stotzenberg na captain ng 6th U.S. Cavalry at napatay noong Philippine-American War sa Kinga na ngayon ay Plaridel, Bulacan. Noong September 1919 naman, naitatag ang isang aviation section sa Fort Stotzenberg at tinawag na Clark Field, sunod sa pangalan ni Harold M. Clark na isang major sa U.S. Army Signal Corps. Matapos lang ang ilang taon, maraming mga gusali na ang naitayo dito gaya ng dormitoryo, hangars at mga aviation schools. Noong January 1942, napasailalim sa kapangyarihan ng mga Hapones ang Clark Air Base. Isa ito sa mga naging sentro kung saan ginagawa ng mga Hapones ang kanilang air operations at malaki rin ang naitulong ng Clark Air Base sa Japanese Air Force noong panahon ng World War II hanggang sa mabawi ito ng mga Amerikano noong namang January 1945. 2 pagkatapos ng World War II, noong 1947, lumagda ang Pilipinas at Estados Unidos sa isang military base agreement na siyang nagbigay daan upang mapasailalim ang Clark sa kapangyarihan ng mga Amerikano sa loob ng 69 na taon. Mula noon, mas lalo pang dumami ang mga gusali at paaralan na makikita rito. Ginawa rin Clark Air Base ang opisyal na pangalan ng lugar na ito. Sa loob ng mahabang panahon, bagaman ang Pilipinas ay meron ng sariling gobyerno, ang Clark ay nanatili sa ilalim ng mga Amerikano bilang isang base militar.
Ngunit noong November 26, 1991, ilang buwan lamang po matapos ang Mount Pinatubo eruption, sa utos ng Philippine government ay tuluyan ang nilisa ng mga Amerikano at ang Clark. At makalipas pa ang ilang mga taon, dito na nga nabuo ang ngayon tinatawag na Clark Freeport Zone. Ngayon, makalipas ang ilang taon, ang Clark ay meron ng maunlad na ekonomiya na nakapagbibigay ng maraming kabuhayan at trabaho sa maraming Pilipino. Meron na rin itong isang masiglang turismo at naging isa sa paboritong pasyalan ng marami nating mga kababayan. Malaki ang naging bahagi ng Clark sa kasaysayan ng buong bansa. Kaya naman dito po sa loob ng Clark Museum matatagpuan ang napakaraming mga artifacts and relics na nagpapakita sa ating lahat ng makulay na kasaysayan at kultura ng Clark. Makikita rin po dito sa loob ng museo o ikinukwento rin ng museong ito kung paano ang naging pag-unlad ng Clark mula sa pagiging isang military base noon hanggang sa maging isang world-class aerotropolis. Kung nais nyo namang magkaroon ng malalim na kaalaman tungkol sa kasaysayan ng Clark, pwedeng-pwede kayong magtungo dito sa Clark Museum. Meron itong dalawang palapag at nahahati sa apat na bahagi. Sa unang bahagi, makikita ang ilang artifacts at relics noong panahon ng ating mga ninuno. Dito rin malalaman ang mayamang kasaysayan ng Clark. Makikita rin dito ang isang painting ng Mount Pinatubo noong hindi pa ito sumasabog. Sa ikalawang bahagi naman, makikita natin ang mga produkto at mga landmarks ng buong lalawigan ng Pampanga. Makikita rin dito ang isang local dress ng Pampanga at ang mga produktong dito lang din makikita. Sa ikalawang palapag naman ng museo, makikita kung ano ang Clark noong panahon ng mga Amerikano. Nandito rin ang maraming military relics gaya ng mga baril at kasuotan. Maraming larawan din ang makikita dito tungkol sa mga kaganapan noong World War II. Makikita rin dito ang dinanas ng Clark nang sumabog ang Mount Pinatubo. Nasa palapag ding ito makikita ang naging pag-unlad ng Clark nang ito ay maging isang Freeport Zone. May mga replika rin ng mga pangunahing tourist attractions na makikita rito sa Clark. Maliban sa museum, meron ding 4D cinema na makikita rito kung saan mapapanood kung paano nagsimula ang Clark mula noong panahon ng mga unang nanirahan dito hanggang sa marating nito ang maunlad na kalagayan niya ngayon. Maraming lugar sa Pilipinas ang merong mayamang kasaysayan, mga mahalagang pangyayaring nagbigay daan upang marating ng isang lugar ang kalagayan niya ngayon at isa na nga dyan ang Clark dito sa lalawigan ng Pampanga. Kaya naman masasabi natin na malaki ang kontribusyon ng Clark sa mismong kasaysayan at kultura ng Pilipinas. After the Americans left in the 1990s, malaki na ang pinagbago ng dahon ito. Patunay na ang Clark ay isa sa mga mahalagang lugar sa ating bansa na hindi lamang isang industrial and leisure hub sa kasalukuyan, kundi nag-iwan din ng mahalagang tatak sa pagsulong at pag-unlad ng ating bansa.